So ayun mga pampang, welcome back to my YouTube channel again. So magandang araw sa inyo, no? So pang samantala, ititigil ko muna yung pagkukover ng video dun sa may Torli Taiwan sa kadahilan ng meron akong copy strike, no? So pagka tinuloy-tuloy ko kasi yun, eh, baka matanggal ako sa YouTube. So mahirap na yun. So ang bali ang gagawin ko na lang ay ano lang, update na lang tayo dun sa ranking nila sa pagkasunod-sunod, yung ganap dun sa pang ilan sila Marcelo Felipe at ang ibang rider pa ng 7-11. So kasi pag kinuha ko yung buong video, tapos kahit pa i-edit ko, kahit putol-putulin ko pa, ay ayaw talaga siguro pumayag nung mismong may-ari nung ano, ng video, yung live coverage nung Torli Taiwan. So ang totoo kasi yung dalawang video ko na Stage 1 sa Stage 2 ay tinanggal talaga dahil ayaw pumayag ng may-ari, no? So wala tayong magagawa, tayo ay nakiki-video lang tayo dun sa mismong kuha nila, no? So bali ang gagawin ko na lang mamaya eh ano na lang, update na lang mula Stage 1 hanggang Stage 5. Hindi ko na kukunin yung video, siguro kuha ko mga clip lang kasi baka malitik na naman ang may-ari nung live coverage na kinakuha ko yung video nila, no? So bali kasi ang sabi kasi ni YouTube sa akin, pwede akong kumuha ng video ng iba basta gagawa ng panibagong edit at bibigyan ng panibagong komentaryo para magiging sayo. Kaso sa ginawa ko ay mukhang hindi rin pumayag yung may-ari. Sa YouTube okay lang, pero yung may-ari kasi ayaw talaga pumayag. So humingi naman ako ng apologize, sana pagbigyan tayo kahit yung mismong maliit na clip lang ay makakuha tayo para maibigay natin dito sa ano, may pakita natin yung kaganapan sa Torli Taiwan. So kung ano, ano ba, si Sir Anthony Homer naman na andun, meron siyang live sa kanyang Facebook page. So pwede kayo pumunta doon para sa kaganapan kasi mas maganda kasi yung Tagalog talaga yung nagko-komentaryo para maintindihan nyo kung ano yung kaganapan doon sa kanila kasi iba yung salita kasi ang tawag doon sa salita nila. Basta ayun, Taiwanese yung ano, salita kasi hindi mo maintindihan. So doon kayo pumunta sa ano, sa page ni Anthony Homer para alam nyo yung sino-sino yung mga team na nandun sa breakaway. So, ilan pa yung tatakboy nila. So mayroon naman sa screen, kompleto naman yung screen ng Torli Taiwan. So ayun lang talaga, hindi ako kinapayagan, wala kumuha, talaga nagagalit yung may-ari sa akin at ayaw niyang mayroong kumukuha sa kanya na may kumukuha ng video na na ibang uploader o ibang content creator. So ayaw niya ng ganun. So wala tayong magagawa dun. Ayun lang, siguro ito papakita ko sa ano. Mamaya kung gagawa ko ng content ay sasama ko itong ginawa kong video na to. At sana hindi payagan tayo ni ano, ng main owner ng live coverage ng Torli Taiwan. Ayun lang, sana payagan tayo. So dito ilalagay ko sa gilid ng screen ko yung video, maliit lang, pagpasensya nyo na, at least nakikita natin yung video ng Torli Taiwan. So ayun lang. So ayun mga pampam, welcome back to my YouTube channel again, Mr. Pam TV. Stage 2 na tayo dito sa Torli Taiwan 2023. So update tayo sa kaganapan kahapon sa result. So ang nag first nga kahapon ay si Blue M. Roy ng PBS o ng Maloha Push Bikers. Ang nag second naman ay si Kreder Raymond from Okyo, Japan. At ang nag third naman ay katim din ni Blue M. Roy from Push Bikers din, 14 Filippo. So sa Philippine rider naman si Marcelo Felipe ay nag 23rd at meron siyang 0.9 seconds na habulin dito sa nag first na si Blue M. Roy. Sila Ismael Grosby naman pang 35 at 53 range Michael Bundok, pang 63 Nicole Parea at pang 88 si John Richard Salazar. At ang oras na kailangan nilang habulin ay 10 seconds lang ang kailangan nang habulin dito sa nag first ng kahapon na si Blue M. Roy ng Push Bikers o ng Maloha Push Bikers. So pagdating naman sa GC, sa general classification, ang nagsuot ng yellow jersey ay si Blue M. Roy ng PBS at sa kanya rin ang green jersey as a best sprinter kahapon. At ang inirang naman ng best ASEAN rider ay si Chaiya Sumbat, tanakan ng Thailand.
So ayun ang nangunguin ng ano ngayon, ASEAN Best ASEAN Rider. So ito, balik na tayo dito sa kaganapan dito sa Stage 2. Ayan, sino ba ito? Naka white jersey. So ang ruta nila ngayon ay merong 120.59 kilometers, merong sprint 1 at dalawang KOM. So dalawang KOM. So ayun po mga pampam, natatanaw natin 7-11 nandito sa bandang bungad. Ayun, medyo lumikod, pero nandito lang, malapit-lapit lang. Malapit-lapit lang, may 7-11 tayo natanaw kanina. Di natin alam kung sinong rider yun, kasi di natin makita yung number. So eto, kulay pink ulit yung nandito sa harapan, nagdadala ulit. Sinusubukan niyang umagwat. Eto, nagsisikap talaga itong naka-pink jersey. Ayan na, umagwat na siya ng 0.28 kilometers dito sa ating peloton. Ito ay from STG George from Australia. Ito ay Australian rider, no, from STG George. Ayan, oh, may magwat siya ng 0.35 kilometers na may gap na 29 seconds. Pero may naghahabol sa kanya isang Taiwan, Chinese Taipei. Ayan, oh, Chinese Taipei naghahabol sa kanya, didikit to, didikit. Meron tayong 0.6 kilometers at 31 seconds na gap nila. Ayan, bumibira pa si Idol at pero dinidikit talaga ng ano, dinidikit talaga ng Taiwan. Pero ito, namabutan sila ulit, bagong usbong kutu ulit. Bagong usbong to. Ang malayo ulit itong ruta nila ngayon, ruta nila merong 120.59 kilometers. No, merong isang sprint, intermediate sprint at dalawang KOM. So ito, may 7-11 banda sa harapan na nagtatrabaho dito, sana ano, matuloy-tuloy. Ayan o, 7-11 lumilingon sa likod kung sino yung masisilungan niya, sino papalit. Pero hindi tinuloy, hindi tinuloy dahil merong tumira dito sa bandang kanan. Ayun, natunaw sila ulit, ito panibago ulit. At yung 7-11 nasa pang 6 rider, pang 6 rider, ayun, kumanan. Kumanan at parang ano sila, ano talaga dito. So kanya-kanyang paraan to, tactics to para makatakas dito sa grupo. Dahil mahaba-haba pa to, meron pa tayong 101.2 kilometers. Sino kayang tatakas dito sa grupo na to? ST George kaya o itong naka green jersey? Green jersey from marami naka-green dito, no, kahapon. Novo Nordics naka-green din to. Ay no, oh, Novo Nordics tapos Green Project Benjami from Italy. So ito may ano, may tumatakas dito naka-red jersey. Ito from ST George na from Australia, Australian. Ito Australian rider to, may naghahabol sa likod niya. Ito may papadikit na apat na rider. Makakatakas kaya to? Pero nakadikit na mga kantabay lang yung peloton. Mukhang hindi ito makakatakas to. Ayan, apat sila rider. Bali, five riders. Umagot sila. Umagot na ng 0.8 kilometers. Ito. Kasama nila yung Trinity. Ayan, Trinity. At from Korea. Ito, from Korea rider. Tapos Trinity may kasama din silang, ayun, nalusaw sila ulit. Ito bagong usbong to ulit from Thailand, inabutan yung 5 riders kanina. Ito Thailand naman ang kumakana dito ngayon. Ayan, Thailand. Hindi natin walang kung itong rider na to ay ito din yung kahapon, no, nag break away at kumuha ng sprint 1, no,
sa criterium race kahapon. Sipag talaga yung Thailand talaga. Ayun, inabutan yung Thailand. Inabutan siya ng mga ilang rider. Ito, humalo na. Astana naman ngayon ang nagdadala. Ayun, nagpalit ng Korea, nagpalit ng Chinese Taipei. Ito, Chinese Taipei naman ang bumungad. Palitan lang sila. Meron ba tayong 92.2 kilometers? Yung gap ng first group natin ay 0.29 kilometers. So, 7-11 sa bandang likod, no? May isang 7-11 sa bandang likod ng peloton. Ito, dalawang rider agwat ng 0.32 kilometers with 19 seconds wala dito sa peloton. Ayun, napalitan Chinese Taipei naman ngayon at Korea umagwat. Chinese Taipei, Korea. Ang Koreano to from Seoul. Tapos itong naka pink jersey pala to, pink ay from ST George Australian rider. Ayan, tatlo sila dito. Tatlo from Korea, Australia at from Taiwan, yung Chinese Taipei. Ito ang peloton natin, buong-buo. Yung grupo natin, buong-buo. Nagbabantayan din sila dito kung sino ang magdadala. So, ito na ang nagdadala ng grupo natin. Ang grupo ng PBS ng Maloha Push Bikers. Yung nanalo kahapon. Ayan na, binibitbit nila yung grupo dahil pag na nagtuloy-tuloy yung tatlo na yon ay baka mawala sa kanya ang yellow jersey pati na ang green jersey. Ito si Idol, naka ganda ng suot niya ngayon at tenerno niya yung jersey niya dito sa medias niya. Terno, dilaw. So ito na yung yung kalagayan ng yung first group tsaka ng peloton natin. So papunta na to sa sa sprint 1. Kaya naghahabol talaga dito yung yung peloton na binibit-bit nitong ng PBS ng Maloha Push Bikers. Dahil pag nakawala itong tatlo, anak ko. May 7-11 sa bandang likod. Ngayon siguro umusog na rin sila sa bandang harapan dahil malapit na ang sprint 1. Ito, may agwat na silang 0.97 kilometers pala. At 1 minute and 46 seconds yung gap nila sa peloton. Ito na sprint 1, kikunin ng ayun. So ayun ang kumuha ng first dito sa sprint 1 ay from Seoul. Pangalawa yung ST George at pangatlo naman yung Chinese Taipei. So yung tatlo na yun, nagtatrabaho sa harapan, meron na silang gap na 0.5 kilometers. Ay gap, layo pala dito sa peloton, 0.49 kilometers, 51 seconds. So dinadala pa rin ng PBS o yung Maloha Push Bikers tong grupo at talagang nag-aabol sila. Nakuha na ang sprint 1, KOM na lang ang abulin. Habang hindi pa nakakalayo, mayroon pa lang na 53 kilometers ang layo nitong first group sa peloton. So nangangalati na ba tayo, no? So from 120 ay 59.4 kilometers na lang ang tatakbuin ng karerang ito. So nagdadala ng grupo ay ng peloton ay push bikers pa rin. Ayaw talaga nila pumayag na mawala sa kanila yung yellow jersey at ang green jersey as best sprinter. Male ng female ng Thailand.
So eto na, dito na banda kung saan eh may iwan tong Chinese Taipei, no? Ayun na, unti-unti na siyang iniiwan. Tumitira na dito sa bandang kaliwa, ay kanan. Tama, kaliwa pala yung Stage2. Ayan na, dalawa na lang sila. Korean rider at Australian rider na lang ang natitira. Ang Stage2 at ang Korea. Ayan. Sino kaya susunod na kakalas? Magtutulungan kaya itong dalawang to? Eto, mukhang may binabalak dito ang Stage2. Tinan natin. Eh, nakasilong lang yung ano dito, nakasilong lang yung Korea. Mukhang groggy na rin tong naka-pink. Stage2, sino natin kung sinong unang bibigay dito. Dahil may layo na sila, mayroon na silang 2.26 kilometers with 3 minutes and 22 seconds. Tingnan natin kung sino may sasagot gato hanggang sa finish line to. Makukuha pa kayo nila yung KOM. Ayan na. Tutulungan yung dalawa. Tingnan natin kung may sasagad ba to. Dahil ito, nakatayo na yung Stage2. At ayun, biglang tumira sa bandang kaliwa. Ayun, iniwanan tong Korea. Iniwanan si Idol. Mukhang hindi na siya nag-a-bold. Grogi na rin, hindi na nag-a-bold. Ang tulin ng takas ng Stage2. Tinakasan siya bandang 26 kilometers. So pa isa-isang iniiwan nitong pinakalas nitong Stage2, yung dalawang kasama niya, no? Yung Chinese Taipei, tingnan ay pinakalas nila kanina, at sunod naman ay pinakalas nito yung yung Korea. Ito solo niya na to, pandang 26 kilometers na to, at ang layo niya ay 2.35 kilometers with 3 minutes and 3 seconds. Ayan na. Solong-solo niya na ngayon at KOM ang kukunin niya dito ng sunod na ano. Malayo-layo pa to, 25 kilometers pa to. At pumutok pa siya sa 2.7 kilometers with gap na 3 minutes and 13 seconds. Ayan, ang tuli ng dalahan niya. Umabot siya kanina ng 60 kilometers per hour. Usog natin dito sa bandang 19.4 kilometers. Kung saan meron pa rin siyang agwat na 2.425 kilometers. Ayan na, ito na. Patagos niya sa KOM. Ito yung KOM number 2. Ayan na, si Idol lang kumuha. Kaya pa siya na mabambam, nilaktawan ko na yung kanina, yung ibang kasi parang hindi kayo maboring na puro ito lang yung kinukuha na ng cover. So kadalasan talaga pag breakaway talaga, halos na, siyempre yung breakaway yung kukuhanan. Ayan si Idol, paya unti-unti siyang nabuwasan dito. Mayroon na lang siyang 0.32 kilometers pala with 1 minute and 3 seconds. So malapit na to, inusog na sa bandang 5.6 kilometers para magkaalaman na agad kung may sasagad ba o madidikitan. Dahil yung peloton natin ay parang mga gutom na buhaya na nag-ahabol sa kanya. Hindi talaga papayag. Loto yung nagdadala ng peloton. Loto. Namumuo na rin yung grupo dito at nag-aano na rin kung sino ang sisingit. Dahil malapit-lapit na to. 5.2 kilometers lang. Usog pa natin dito sa bandang 3.3 kilometers. Kung saan malapit nang maabutan tong breakaway natin. Meron na lang siyang 0.06 kilometers. Sa abutan na siya dito ng nakadalawang rider na nag-abol galing sa peloton.
Ayan si Idol, ay nabutan na siya dito ng rider from Green Project from USA, USA, Italy. Ayan ad, nabutan na siya, dalawang rider to, isang astan. Apat na rider na sila. Pero malapit lang yan. Malapit lang yung peloton. Ito, last 1 kilometers to finish line tayo. Mapampam para malaman agad. Ito, 0.9 kilometers. Bubungal dito na kulay blue jersey. Astana. Ito, sa bandang kanan, tumira dito ang, ano, tumira yung rider ng Equipo Kern Parma ng Spain. Ay na, kaya kami isagad to. 0.7 kilometers po tayo. Malapit na sa finish line to. Tumira yung Equipo Kern Parma ng Spain. Ito, 0.5 kilometers. 500 meters na lang po yan. Malapit-lapit na yan. 400 meters. Equipo Kern Parma pa rin ang nandito. Spain may agwat siyang mga 50 meters siguro. Ayan na, last 200 meters. Last 200 meters. Sino kaya? Japan kaya? Yo, may Japan tayong natatanaw from Tokyo, Japan. Ito, dalawa, may isang green, sino kaya yun? Itatutuloy kaya ito na, malapit na yun. Tinuloy-tuloy ni Idol from Equipo Kern Parma, Spain ang nag-first ngayon. Ang lakas, tinuloy-tuloy, last 500 meters, tumira ang Equipo Kern Parma ng Spain. So ayun, natapos rin. Ito, patawin na si Marcelo Felipe. Di natin lalang po pang ilan siya, no? Ayun, tapos na. So ito yung Korea kanina na iniwan. So ang ating winner of Stage 2 ay si Lopez from EKP. Ito naman yung second natin at nag-third. So ang third and second ay from JCL, Okio, Japan. So para yung Japanese yung nag-second and third, no? Para sa mga wearer naman, ito yung Kern kanina na naaksidente. So ka-team to nang nag-first. So ito yung pagkasunod-sunod dito sa stage winner natin. Yung nangunguna si Lopez, sinusundan ni Kreder. So ito naman yung stage winner natin. Ayan, ang wearer ng white jersey from STG Malaysia, Terengganu. At ang best Asian rider from Thailand. So kahapon siya rin sa full cadets naman from Malaysia, Terengganu rin. PBS naman ang nakasuot ng yellow green jersey as best sprinter. At ang yellow jersey ay napunta sa GCL ng Japan, Okio, Japan. So ayun, hanggang dito na lang mga pampam. Makikita-kits ulit bukas. By the way, shoutout muna kay Pabs, Reginio, CJ Vlog, Solo Speed 17, Jonathan, Joshua. Ayun, ride safe sa inyo mga pampam. Makikita-kits bukas ulit dito sa Stage 3 ng Tour de Taiwan 2023.